Paano ba to? Oh, ang laki yata ng problema natin ngayon, Lavinia. I have to finish this report because it's supposedly the mining month. Like, I don't even know what mining is. Is it like you make pukay-pukay the soil and it's ruining the environment? Lavinia, it's not about that. Halika, ipapaliwanan ko sa'yo at sa inyo. Oo, kayo. Hello kay MGBXcel. Welcome sa ating E-ARAL Episode 1. Ako nga pala ang ate mong si Minor Test na hindi puro chismis ang impormasyon, pawang katotohanan lamang. Oh, teka, huwag ka muna mag-scroll down. Pangako, mabilis lang to at hindi namin sasayangin ang oras mo. Bago ang lahat, gusto ko lang sanang bumati ng Happy Mining Month sa inyo. Alam niyo ba na tuwing Nobyembre taon-taon, pinagdidiriwang natin ang Philippine Mining Month? Bakit? Halika at samahan niyo ako para matuto. Bakit nga ba naglalaan tayo ng isang buong buwan para sa mining? Ano nga ba ang pagmimina? Teka, tatawagin kong isang kaibigan ko, or I'd like to think so, na isang inhinyero minero or mining engineer na si Engineer Romeo Tidado. Narinig ko ata yung pangalan ko. Hello, Miner Tess. Hello sa inyo. Anong maitutulong ko? Ah, Engineer, may tanong lang po sana ako at yung mga kaibigan ko tungkol po sa pagmimina. Ano po ba talaga yung pagmimina? Oh, wag kang mag-alala, may presentation ako dyan. Mining is the extraction of valuable minerals and other materials from the ground. So, bakit nga ba tayo nagmimina? Ewan. To make accessories, I guess. Okay, tama ka dyan para sa jewelries. Pero hindi lang dyan ang pagmimina natin. We have to mine because we are always using minerals. Katulad na lang sa paggamit natin sa ating building construction. Wala tayong magagarang bahay, magagandang bahay ngayon kung hindi galing sa pagmimina. At saka, other than building construction, itong tinatawag nating mga fuel energy. Ang fuel energy natin ay nag-emanate or nanggaling sa pagmimina. Other than that, meron tayong tinatawag nitong food processing. So, hindi lang basta-basta yung pag-process natin ng mga pagkain natin kung hindi natin ginagamitan ng mga machineries na galing sa pagmimina. At saka, isa rin ang pinaka-importante dito sa inyong mga kababaihan, ang inyong pampaganda or itong mga tinatawag nating mga beauty products and cosmetics, kagaya na lang sa lipsticks. And other than that, meron tayong ibang kagamitan tulad nitong mga metallurgical, electrical, at saka mechanical. Ito po ang kagamitan ng ating mga pagmimina. So here in the Philippines, we are using itong tinatawag nating underground mining at saka surface mining. So to categorize itong surface mining, meron tayong tinatawag na quarrying at saka open pit mining. So when we talk of this quarrying, meron tayong mga halimbawa na nakita natin kung mapunta tayo sa mga area tulad ng mga mining areas, mapunta ng Taguluan, Balingasag, or even in Alubiit, meron tayong mga quarrying operations. So when we talk of this open pit mining, ang pinaka-napakagandang example kung napunta tayo sa may Cebu, itong Carmen Copper Corporation, sila yung nag-conduct ng itong tinatawag nating open pit mining. So when we talk of this underground mining, meron tayong dalawang category or meron dalawang division. Tawag nito itong black caving at saka itong tinatawag nating cut and fill stopping. Oh, mining is so interesting pala and it improves the quality of life. But do we have enough minerals here in the Philippines? Ay, aba oo. Kung sasabihin natin kung meron tayong enough na mga minerals, marami. In fact, we are determined and we have the record that all over the Philippines, we have 30% of the land area identified to be a mining potential resources area. At saka ang nagagamit natin sa kasalukuyan, no? Ang total na area of 30%, only 1.4% of which ang nagagamit natin. So, ibig sabihin, meron pa tayong 28% plus na potential area na pwede nating magagamit because marami pa tayong mga deposits. Maraming salamat po, Engineer. Okay, you're very welcome. At maraming salamat sa panahon na inyong ibinigay sa akin. Wow, ang galing! So,
Since we're rich pala with minerals, pwede ba kumag-mine everywhere I like? Masaya ako at naging interesado ka, Lavinia. Pero para sagutin ang tanong mo, hindi ganun kadali yun kasi may batas tayo pala dyan. It's in the Republic Act 7942 or the Philippine Mining Act of 1995. Oh, there's a law pala to regulate mining? Tama, pero tandaan, lahat ng sobra ay nakakasama, kaya tayo may batas. We are allowed to utilize the minerals but within specific conditions, hence issuing legal permits. Kaya no to mining, but yes to responsible mining. Teka lang, let's call a friend para makapa-explain more about responsible mining. Hi! Attorney Compilan Legal Office, how may I help you? Hello po, attorney! Si Maimitas po ito. Kaya po kami napatawag kasi gusto po namin alamin kung ano po yung Republic Act 7942 or the Philippine Mining Act of 1995. Ang batas RA 7942 or the Philippine Mining Act ay ipinasa upang maitatag ang sistema ng paggalugad, pagdevelop, paggamit, at pagkonserba ng ating likas na yaman. Nakasaad din sa batas ang mga kwalifikasyon ng aplikante o kontraktor o permit holder at ang mga karapatang ipinagkaloob sa kanila ng batas. Kasama din ang responsibilidad ng Estado. Una, panatilihing ang paggalugad, pagdevelop, paggamit at pagkonserba ng ating likas na yaman ay para sa kapakanan ng mga Pilipino, hindi lang para sa kasalukuyan, kundi pati para sa hinaharap na henerasyon. Pangalawa, palawakin ang pambansang pag-unlad at paglago sa pamamagitan ng mabisang paraan sa pangangalaga sa kapaligiran at ipagtanggol ang mga karapatan ng apektadong komunidad. Sa kabuuan, lahat tayo bilang mamamayan ay tagapangalaga ng ating kapaligiran. At napasakamay natin na panatilihin ng pagmimina ay pro-people, pro-environment, at pro-development. Salamat sa pagtugon sa aming mga katanungan, attorney. O ayan, Lavinia. At sa inyong mga ka-MGBXcel, sana hindi kayo na mind overload. Amazing! Hashtag my responsibility! Hi, salamat. Matatapos ko na rin yung report ko. I'm so excited to share this interesting information to my classmates. Thank you! Salamat din sa inyo, mga ka-MGBXcel! Walang anuman, Lavinia, o aabangan ko yung report mo, ha? Good luck! O siya, sige, ka-MGBXcel! Salamat at sinamahan niyo ako sa ating e-aral ngayon at sana may natutunan kayo. Pero bago ako magpaalam, I would like to invite you on our next episode about stages of mining. Stay tuned! Muli, ako ang ating mong si Miner Test na hindi puro chismis ang impormasyon, pawang katotohanan lamang na nagpapaalala not just to mine your own business, but to also hashtag my responsibility.